po kayo. Ito po ay patungkol sa katanungan ng isa nating sa grupo sa Kia natin. Ang tanong niya po ay, ano po kayong problema ng Kia ko? Mga boss, pag ini-start ko, tapos hindi napakan, palagi yung gas, inamamatay. Any idea po? Salamat. Yan po ay tanong ng kakiya natin na si Prince Nicoen Tampos. Bukan po natin sagutin yung tanong, mga kakiya. Sana po makatulong sa inyo yung ginawa ko. Magandang araw po ulit. Ito po, mamamatay ang makina kapag hindi natatapakan yung gas. Gagawin po natin, baklasin po natin yung takip ng air cleaner. Pwede namang hindi, pero mas mabuti yan para sa paggawa natin ng cleaner. Baklasin natin. Kasi gagamitan natin ito ng 12 mm na tools. Tatanggalin po natin yung bolt. Dalawa po yan. Yung sa diaphragm na switch ng ating aircon. Nakabarap, nakaano po kasi yan, nakaharang yan po sa pipihitin nating screw bolt, yung adjuster po nung diaphragm, nung adjuster po nung butterfly natin sa ilalim. Kaya papakita ko po sa inyo bago matapos yung video. Yan po. Pag natanggal po natin yung diaphragm ng switch ng ating aircon, may hook po yun. Tatanggalin natin yung pinaka-hook. Tapos, mayroon po dyang dalawang bolt na, mayroon po yung screw bolt. Papakita ko po sa inyo. Medyo madilim. Kukuha po tayo ng ilaw. Iilawan natin yung area na to kasi hindi natin makikita yun. Makikita nyo po yan. Kung titingnan nyo, nasa natatakpan kasi yan kaya mahirap pong hanapin yan. Madalas, ina-adjust po yan ng mga gumagawa, ng mga mekaniko. Baklas po yung karburador. Pero, pwede po naman nating tukutin yan. Yan po, nasa ilalim po yon. Yan. Yan po. Kasi, ito po kasi, medyo nahinigpitan ko ng konti para dito sa video natin. Ayun po, yan ay niluwagan ko na. Tingnan nyo po, yan medyo mahigpit. Panghigpit po nyan, para hindi kayo malito. Kahit po yung salating nyo lang na, halimbawa, pihitin nyo ng daliri nyo. Tapos pag mahigpit na sa kamay ninyo, sa daliri nyo pihit nyo, ano po yun, tama na po yun. Kasi pag pinihit nyo pa po ng screw ng Phillips, ng screwdriver yun, sisikip po yun ay magkakaroon po kayo ng problema kasi bubukas na po yung diaphragm. Ay yung butterfly sa ilalim. So, yun po. Ngayon po, susubukan natin pandarin. Kinabit ko na po siya. Yung timing na yun, no? Kailangan, yung vacuum po nating mga hose. Balik nyo po sa tama, lalo na si air cleaner. Malamig yung makina natin. Malamig yung tubig. Hindi na, inubukan natin pandarin, pero namamatay. Ngayon po, titingnan natin yung tamang adjustment. Bukan natin. Bumbay natin yung gas sa ilalim muna. Yan. Umandar na po siya. Hindi na siya namatay. Naka-idle na siya. Hindi na natin tinatapakan yung gas. Umandar na siya. Malamig po yung makina. Hindi po natin napainit yan. Wala pong preheat yan. Malamig yung makina, mababa yung idle, pero hindi siya mamamatay. Gagawin natin para ayusin po natin yung idle natin. Pwede nating taasan ng konti dahil
Yan po. Yung mga vacuum natin, mahalaga pong nakasaksak yan. Yan po yung sa advancer. Pag pinunot nyo yung isa ilalim sa itaas, mamamatay po. Yan. Hindi po pwedeng may singaw yung mga hose ng advancer. Anong ano natin, vacuum hose. Mamamatayan po tayo. Baka yan din po ang problema ninyo. Check nyo rin po yung mga vacuum hose ninyo. Yan po. Try natin ulit. Panda rin. Namatay siya nung binunot natin vacuum hose. Yan po. Mandar ulit. Gagawin natin. Bubunutin pa natin yung isa pang vacuum hose. Tingnan natin. O yung adjust natin ng konti yung carburetor, yung idle natin, taas natin ng konti para hindi masyado mababa. Yan. Medyo tinaas lang natin ng konti. Pero pwede nya pa pang itaas yan. Depende po sa inyo. Kasi pag uminit na po yung makina, tumataas po yung idle natin yan eh. Yan. Malamig pa po yung makina natin yan. Kasi hindi pa natin masyadong napapaandar yung makina. Ngayon, ang gagawin natin, titingnan natin, bunutin yung ibang vacuum hose, lalo na yung sa carburetor, yung nakakabit sa ibabaw. Tingnan natin kung ano mangyari. Kita nyo po mamamatay. Kasi minsan, singaw yung mga vacuum hose natin, baka yan din ang problema. Pero madalas po talaga yung adjustment ng butterfly natin. Medyo diferensyado, medyo masikip, kaya nakabukas po yun, at yun po ang dahilan bakit namamatay din yung makina. Yan, bubumbay natin ng konti. Yan, tapos natin i-start. Yan, andan na po yan. Yan, yan pong yan po ang isa sa mga solusyon na pwede ninyong gawin. Sana po sa inyo ay makatulong yung ating po ginawa ngayong umaga. Tingnan po natin yung carburetor na baklas. Meron po tayong extra. Titingnan natin kung ano po yung diferensya kung bakit natin ito dapat nasa tamang pH yung ating pong ano na yun, yung ating kailangan to medyo pag ito po ay i-adjust, luluwagan nyo po yan. Kailangan po kasi ito po ang adjuster nito ng butterfly, kailangan po itong yung sa ano natin, sarado yan. Kaya siguro sa umaga, ano, mapapansin ninyo, pagka umandar po kayo, namamatay yung makina, ayaw po magtuloy. Yan po ang dahilan, ito. Dahilan po dyan, kasi nagkakaroon po ng extra gas at saka air supply. Kasi ito pong pangalawang butterfly, extra gas at saka extra air supply. Ito po ang unang, yung una pong butas na to, ito ay dyan po papasok yung unang, yung initial gas and air na susupply sa atin pag andar po natin. Kaya yung idle po natin, yung pinihit nating malaking pihitan sa idle, yun po ang unang-unang idle na po pinapasukan ng air and gas. Doon po yung mixture dyan po sa isang malaki nating butterfly. Ito pong pihitan na ito, ito po yung sa extra nating susunod po yan na supply. Kaya pag ito po'y bukas, magkakaroon po ng ekstrang hangin at gas, kaya nalulunod ng ating makina. Ganun po. So, shout out lang po tayo kay Ralph Eniro Delgado, Mag Hernandez, Darwin Tarok, Paul Navarro, Prince Nicoin Tapos, at Peter Angelo Tinaya Galaneda. Maraming salamat po.